kapuso, alamin natin ang update sa galaw ng Bagyong Christine. Makakasama pa rin natin ngayon si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, dahil lalo pang lumakas at lalo pang dumidikit sa kalupaan ang Bagyong Christine, mas itinaas rin po ng pag-asa ang babala sa ilang lugar sa bansa. Nakataas ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion ng Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora. Kasama rin dyan ang northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, pati na rin po ang central at southern portions ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayaw, natitirang bahagi ng Abra, Cagayan, Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora at ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, ganun din sa Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, kasama po ang Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Signal number 1 naman sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay at Sorsogon. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Masbate kasama po ang Tikaw at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental. Signal number 1 din sa northern at central portions ng Cebu, kasama po ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at Bukas Grande. Huling nakita po ang sentro nitong severe tropical storm Christine sa layong 175 kilometers silangan po yan ng Etchage, Isabela. Taglay na po nito ngayon ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 115 kilometers per hour. Pan-northwest po ang kilos ito sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Inaasahan itong tatama sa Isabela ngayong gabi o kaya naman po ay bukas ng madaling araw kung mapanatili po nito yung bilis o direksyon nito ngayon. Sunod po nitong tatawirin o tuloy-tuloy na po ito nga dadaan dito sa Northern Luzon. Lalabas yan dito sa may Ilocos Region hanggang marating na po ang West Philippine Sea. At sabi po ng pag-asa, pwedeng Biyernes ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, depende pa rin po yan sa magiging pagbabago po sa pagkilos nito sa mga susunod na oras. May banta ng storm surge o daluyong sa Ilocos Region na Pangasinan, Cagayan Valley, ganoon din po dito sa may Zambales, Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Sa loob po ng 24 oras, mga kapuso, na itala po ng pag-asa ang 528.5 millimeters of rain. Diyan po yan sa Daet, Camarines Norte. Ibinuhos po yan sa loob lang ng 24 oras, so isang araw, pero mas nahigitan pa po nito ang pang isang buwang ulan kapag ganitong Oktubre. Pero hindi lamang po sa Daet, Camarines Norte, dahil kani-kanina lang po naiulat din natin na dyan po sa Albay at iba pang bahagi ng Bicol Region ay talaga naman pong mataas itong naitala na rainfall. Ngayon, bakit nga ba ganito katindi yung mga pag-ulan doon? Paliwanag po ng pag-asa, mabagal po yung galaw ng bagyo bago po yan tuluyan lumapit dito sa may bahagi po ng Northern Luzon. Ito po yung satellite image natin kahapon, talaga pong nababad po yung Bicol Region sa mga kaulapan na daladala nito nga Bagyong Christine, kaya po sila po yung pinakang napuruhan ng mga pag-ulan, yung pong mga matitinding pag-ulan na daladala nitong bagyo. Base po sa datos ng Metro Weather, posible pong maulit yung mga pag-ulan, maaari pong magdamag ang mga pag-ulan at mabugsubugsu pong hangin. Diyan po yan sa may Cagayan, Isabela, inaasahan din po natin yan sa may Aurora, Apayaw at pati na rin sa Ilocos Region. Ilang bahagi rin po ng Calabarzon, Mimaropa at meron pa rin dito sa ilang lugar sa Bicol Region. May chance rin po ng ulan dito po yan sa Panay at Negros Island. At inaasahan din po natin yan dito sa may Samar and Leyte provinces. Kaya naman po, ingat pa rin mga kapuso. Bukas ng umaga, posibleng ulanin pa rin ang halos buong Luzon. Kitang-kita po dito, meron pa rin pong iba't ibang kulay sa mapa ng Luzon. Halos matakpan pa rin po ang ating mapa. Ibig sabihin po niyan, heavy to torrential rains pa rin. Dahil nakikita po yun po natin, no, meron pa rin pong orange, meron din pong kulay pula. So yan po, mga matitinding pag-ulan pa rin po yan mga kapuso. Inaasahan din po natin yan dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Posibleng magtuloy-tuloy po yan sa hapon, pero unti-unti namang mababa
mababawasan. Pagsapit po ng gabi, makikita po ninyo compared kanina dun sa isang mapa, medyo nabawasan po ang mga pag-ulan, maliban na lang sa bahagi po ng Central Luzon. Kaya ingat pa rin. Sa Metro Manila, makulimlim at mataas pa rin po ang tsansa ng ulan maghapon bukas kung yan pong itong bagyong Christine ay magtuloy-tuloy po yung kanyang kasalukuyan track. Kaya naman po mag-monitor pa rin po ng ilalabas na rainfall warnings ng PAGASA. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Mindanao maliban lang po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Soccsaygen. Samantala mga kapuso, hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Christine na kung may bagong weather disturbance na posibleng mabuo ayon po sa PAGASA. Sa labas naman po yan ng Philippine Area of Responsibility pero may chance rin po na maging bagyo. Ngayon kung papasok man po yan dito sa ating PAR, posible po na dito lamang yan sa may northeastern boundary o sa may kanto lamang at tutumbukin naman ang bansang Japan. Pero medyo malayo pa po yan at posible pang magkaroon ng mga pagbabago. At yan ang latest sa ligay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.